Hello mga friends, welcome back to my channel. It's me, Lera Wiebe. So, kumusta kayo dyan mga friends? Hito ako, I have time to film kasi nagnanap yung mga babies ko. So, for the story time today is about my 4 years anniversary with my husband. Yay for us, thanks God. In general, thank you God for all these blessings that I have in 4 years. Super thankful talaga ako to God na I found my husband or we found each other. So, medyo magkwentuhan tayo about my love story, charot. Since it's my anniversary, or this week is our anniversary week. So anyway, to make a story about my past a little bit. So, I had only one boyfriend and then Norman. But that boyfriend is it's not really a happy relationship to say that. It's true, I'm honest saying that, but I don't have regret in everything that he did to me before, because maybe it's a plan by God that he is not meant for me. But that relationship I had is about 6 years, very long years, and I really thought that he is the one, because before I said to myself it should be my first and last, my first boyfriend and will be my husband. But it didn't happen that way. Kung anong gusto mo na mangyari siya, hindi, parang hindi ganun. So parang ang nangyari noon is nagiging for me, na-realize ko lang na hindi na pala ako happy noon. Bakit tinatry ko pa rin kahit nagiging nag-cheat na siya sa iba, tapos bakit nag-sacrifice pa ako ng ganung katagal? Kasi inisip ko na baka next year magbago na siya, kasi mag-sorry siya, okay, so okay na naman ako basta mag-sorry siya. Tapos the next year na naman, sabi ko na naman sa sarili ko na baka ma-change na naman siya. So, in that 6 years, walang nangyari. Ganon pa rin. Parang pabalik-balik ang situation. So, anyway, sabi ko sa sarili ko, maybe this is enough. So, kasi malayo din kasi kami pareho. Seaman siya, tapos ako nag-a-abroad din ako. So, siguro, yun din yung isa. Pero, hindi naman siguro kasi mostly my years naman na lagi kami magkasama. Pero, hindi talaga nag-work out. Ako lang yung laging naghanap ng paraan na mag-workout talaga siya. Okay, so I'm done with that. And then I have no regret na nag-sacrifice ako for long years sa kanya kahit alam ko na meron siyang iba. So sabi ko sa sarili ko, siguro it's an experience na lang siguro. Pero after that, yung galit ko na nung andito na ako nagtrabaho sa Canada, parang hindi ko na naano na bakit ang tanga-tanga ko, ganon. Sabi ko, ay, sige, okay na ako. I have a good work in Canada. Huwag ko nang isipin yung ano, yung mag-boyfriend, girlfriend pa. Tama na ako. So, inaccept ko na sa sarili ko noon kasi broken-hearted talaga ako nung pumunta ko dito sa Canada. Nung nandito na ako nagtrabaho. Sabi ko, focus na lang ako sa trabaho. So, ayoko na. Tama na ako dyan. Tama na ako sa mga love-love dyan kasi 6 years naghirap ako talaga. So, sabi ko, enough. Work na lang ako ng work. Kaya, ang saya-saya ko noon, yung work ko naman ay long hours talaga. Overtime pa. From 7 to 8 p.m. or minsan pa nga, from 7 a.m. until 10 p.m. pa ako. So, sabi ko, ang sarap sa feelings na para ito siguro na makalimutan ko siya. Nang mabilisan, kumbaga. Pero, hindi pala ganun. May process pala yun. So, sabi ko, it's okay. Super thankful na ako sa Panginoon na meron akong magandang trabaho dito sa Canada. So, yun na lang ang pinofocus ko. Ang nangyari naman, itong boss ko, ito siya yung laging nag-ano kasi alam niya yung life ko. Sabi niya, come on, how many years you're here in Canada? So, you need to start dating. Sabi ko, ay naku, wag na yan. Ayoko na sa mga ganyan. Tapos, parang, basta, cleanse ko na yung mind ko na wag na, trabaho na lang ako. Tsaka na yan, kung meron talagang para sa akin, edi yun para sa akin, darating yun. Huwag mo na akong kasi gusto niyang i-blind date ako. First na gusto niyang i-blind date sa akin is,
Chinese. Sabi ko, ayaw ko talaga. It doesn't mean na ayaw ko sa Chinese. Kaya lang, yung heart ko, heart, charot. Yung sarili ko, hindi pa ako ready talaga. Sa mga dating-dating, sabi ko, ay, wag na. Tsaka na lang yan. Tsaka, pinuforce na yan talaga ako na, sige na. So, ayun. So, na-meet ko si Norman with a common friends. And then, itong boss ko, siya talaga yung nag-push sa akin na, sige na. Inano pa niya. Sinesearch pa niya si Norman kung ano talagang tao. Sabi niya, sige na, sige na. Go date with him. Sabi ko, ayoko nga kasi hindi pa nga ako talaga ready. So that time, dinidma ko na lang yung boss ko. Sabi ko, bahala ka dyan kung anong isipin mo, basta yung sarili ko hindi pa talaga ready. So, every week, lagi niya akong pinupush na, sige na, it seems like you're not happy. Sabi ko, I'm happy with my work, that's it. I'm content already. Pero sabi niya, parang naano talaga niya, na sige na. So, one time, sa inis ko, sa ano ko na, ano ba naman ito? Bakit niya akong pinuforce na, na ipa-date ako dito sa lalaking ito? So, sinesearch na niya si Norman. Kasi within the city lang naman kami. Tsaka sabi niya, oh, come on. Sabi ko, ay, nag-reason na naman ako. Ayoko kasi matanda siya sa akin. Isinabihan niya ako na, eh, what about your ex-boyfriend? He is older than you as well. Sabi ko, ay, basta ayoko na. Baka katulad na naman yan. Baka matulad na naman ako. Eh, matanda na nga yun sa akin. At saka, ang alam ko kasi, yung concept ko noon na pag elder sa akin, eh, mature na siya magdala ng relationship. So, yun ang inisip ko. Pero hindi nangyari yun. Walang nangyari talaga. So, sabi ko, ito na naman. Ayoko na talaga. Kasi, ano, napagod na ako. Sabi ko sa kanya. But, you know, one day, sa ano ko, na ano na ako na, ano ba naman ito? So, sabi ko sa kanya, oh, sige, makipag-date. Makipag-meet na ako sa lalaking ito, kay Norman. Sabi, pero, ang tagal na naming ano na kami ni Norman? Meron na kami communication for few months. Maybe, I guess, mga 6 na buwan siguro kaming through text, internet, pero, sa last month namin, doon na kami come to come ba yun? Oo, parang ganun. Sa Facebook, ay, Messenger. So, Messenger ba yung Facebook? Iba. So, basta nag-come to come na kami sa last month na imi-meet ko siya. Sabi ko, ay, nako, ayoko sana. Kaya lang, na-challenge ako sa ano, sa boss ko na makipagkita sa'yo. Sabi niya, uy, wag mong pilitin yung sarili mo kung susunod ka lang sa boss mo. Sinabi ni Norman sa akin, sabi ko, ah, sige, mag-try na nga ako. Kasi, alam kong broken-hearted ako that time. Pero, mga 2 years na ata ako dito sa Canada, nagtrabaho. Pero, basta, sabi ko, sige, mag-try na nga ako. Pero, sabi ko sa kanya, wag mo akong i-date na ikapikapi mo lang ako dyan sa, sa mga fast food. Kasi, ayoko. Kasi, mahihain talaga ako. Sabi ko, ayoko ng mga ganon. So, sabi niya, anong prefer mo na mag-date tayo in our first meeting natin? Sabi ko, basta a hike or something different na interesting, wag yung magharapan tayo. Kasi nahiya ako pag yung face-to-face talaga, kasi, you know, first time. Sabi niya, I have an idea. One of his friend na author ng libro, meron ata siyang meron siyang sign, book signing in one of the restaurants. Sabi niya, so sige, yun na lang ang first meeting natin para hindi awkward, kasi I have no idea, si Norman mahihain din. So sabi niya, oh sige, magkita tayo in a restaurant, kukunin kita para doon tayo magkita sa book signing ng kaibigan ko. So sabi ko, ano kung matuloy na, ay naku, dinidma ko. kinansel ko. Sabi ko, ay, wag na, sorry, busy ako, may mag-overtime ako, wala talaga akong masyadong off. So, sabi ko, ay, may off ako, sorry ha, i-cancel ko na lang yung pag-meet natin. So, ayun, pero continuous pa rin yung communication namin through text everyday talaga, at saka yung sa Messenger. So, ayun, sabi ko, ilang buwan, naghintay na naman siya ng weeks. Sabi niya, so,
ayun ako mga friends, what happened was, I was in a church. Sunday yon, naka-off ako. Sabi ko, hala, bakit biglang na ano, pagkatapos ng humili. Sabi ko, hala, ano kaya kung i-text ko siya, no, na mag-meet kami kasi off ako ng half day, tapos 1 o'clock magtrabaho ako. So, yun na lang, magkita kami ng mga 1 hour, tapos balik na ako sa trabaho. So, hala, sabi ko, bakit kaya? Alam niyo, friends, in after ng humili, iwan ko sa sarili ko, tinext ko siya andun sa loob ng simbahan, tinext ko siya na patapos na yung mass, if you wanna see me in person, meet me outside the church. So, tinext ko siya, nag-reply agad siya, sabi ko, bakit ginawa ko yun? Hindi ko naman talaga, hindi ko gawain yung nagtitext sa loob ng simbahan, sabi ko, ay, bahala na, basta, sabi ko, Lord, sorry. Sabi ko, hala, ano bang napasok sa utak ko, bakit yun na-decidean ko na makipag, basta sinabi ko lang sa kanya na, I will meet you outside the church after the mass. Ay, nako, friends, pagkatapos ng simba, andun talaga siya sa labas, naghintay. Sabi ko, hala, bahala na. So, may lakas loob na ako ng pagkipag, wala na akong choice kasi ano na siya, naghintay na siya sa akin sa labas. Sabi ko, siguro it is meant talaga na kung gusto talaga ni God na kayo, imi-meet talaga kayo in perfect time, in perfect place. And basta, everything will be in perfect time. So, sabi ko nga, hala, siguro may gusto talaga ni God na mag-meet kami, talagang kami. So, nag-meet kami, so in-invite niya ako ng lunch. Pero mabilisan. Ang bilis kong kumain kasi one is nahiya ako. Ang awkward talaga. Second, may trabaho ako ng one. So, nagsimba ako ng 11, 12 o'clock matapos, or 12:10, something like that talaga. Hindi naman talaga exactly 12, 1 hour matapos yung simba. So, basta mga 12, past 12, nakuha niya ako doon sa simbahan. So, diretso kami ng restaurant, kumain kami. So, sabi ko, ay, mabilisan lang to. So, ayun, introduce with each other. Nung andun kami sa restaurant, pero mabilisan na mabilisan talaga kasi in few minutes, balik na naman ako sa trabaho. So, sabi ko, hala, yun pala. Super, ang first impression ko kay Norman is a very, very simple person. Pero, winarningan ko na siya. Sabi ko, our level in life is really different. Ako, super simply. Ang trabaho ko is super simply. Ikaw, iba yung ano mo. Alam ko kung sino ka at alam ko na kung sino ka, pero wag mo akong, kumbaga, yung hiyain na ganito ka, at tapos andito lang ako. Sabi niya, I'm not like that. So, wala akong basta yun lang, winarningan ko siya na, para hindi ako ma-awkwardan, kumbaga. So, nung na-meet ko siya, super impressed ako sa kanya. Naka-faded maong lang siya, nakabutas-butas na t-shirt. Kasi nag-ayos siya ng condominium, yung condo niya, parang may ni-renovate siya sa condominium niya. So, wala ang t-shirt na parang mga mayroon pang mga pintal ba yung paint, kasi nagpi-paint daw siya nung nag-text ako. So na super impressed ako, hindi niya inisip na kung anong isuot ganun. Sabi ko, napakasimpleng tao ito. So to make the story short, in after ng meeting namin, guys, parang nag-spark talaga yung ano namin. Parang iwan ko. Basta meron kaming ano na parang hindi ko maintindihan na ang bait-bait na tao. Tsaka napaka-gentleman. Ay, naku, guys, super gentleman si Norman. I'm so proud of that. And then, what happened? In few weeks, we're engaged. I can't believe it happened like that. Pero sabi ko, siguro nga gusto niya. Pero matagal na kaming nag-usap sa phone, ha? At saka sa ano ba yun? Sa phone at saka messenger. But in few weeks, I guess 2 weeks or 3 weeks. So parang boyfriend-girlfriend na kami. Ay, naku, na-engage naman ako agad. Sabi ko nga, siguro nga meant to be siguro kami. Pero after that, meron pa rin mga story na parang, pero may konting trials dahil sa akin na hindi ko inisip yung, dahil paranoid pa ako, kumbaga, may nakita akong picture na meron siyang kasamang babae sa picture, ha, sila lang dalawa sa picture. Pero inano ko sa sarili, ginump up ko agad na
may relationship siya sa babaeng iyon.